Tinawag itong lobo sa dagat, ay ang pinakanakakatakot na isda sa buong mundo. Maaari mong makita na ito ay maliit, ngunit ito ang ninuno ng kumakain ng tao na isda. Nabuhay ito ng halos 2,000,000 taon. Pinag-aaralan ito ng propesor na ito sa loob ng maraming taon. At sa wakas ay nakita niya ang buhay na isda. Inihanda niyang hawakan ito gamit ang iyong kamay. Napakalakas nitong lakas ng atake. Takot sa lahat. Kaya saan nagmula ang carnivorous na isda? Nagsimula ang lahat sa lalaking ito, si Matt. Kinuha niya ang isang basong alak mula sa lawa. Saka ininom ito. Sa parehong oras, ang isda ay nakagat ang kawit. Kailangan niyang ilagay ang alak na gusto niya. Hindi inaasahan, nahulog ang bote ng alak, at lumubog sa ilalim ng lawa. Bigla, may lindol. Ang lawa ng lawa ay basag at lumikha ng isang malaking butas. May buhawi sa lawa. Kahit anong pilit ni Matt na iligtas ang kanyang sarili, wala siyang magawa. Nahulog siya sa tubig. Ang isang malaking halaga ng carnivorous na isda ay lumabas mula sa butas na iyon. Pagkatapos nawala si Matt ng walang anumang trail, iniiwan ang nakikipaglaban na isda sa bangka. Pagkatapos ng pagkawala sa loob ng 24 na oras, ang kanyang pamilya ay nagulat sa pulisya. Sina Julie at Fallon ay nagtatag ng isang maliit na bangka sa tabi ng lawa. Kapag sinuri ito, hindi siya nag-ingat at nahulog sa tubig. Sa kasamaang palad, nabunggo niya ang nawawalang Matt, ngunit hindi na malinaw ang kanyang mukha. Nadama ni Julie na may mali, at iniulat ito sa kanyang mga nakatataas. Sa makatuwid, isang koponan ay ipinadala doon, upang pumunta sa lawa at suriin ito. Dalawang tao, sina Sam at Paula, ay sumisid sa lawa, at matuklasan ng isang malaking basag. Patuloy na sumisid sa loob, lumalangoy sa isang maliit na yungib. Maraming mga kakaibang bagay sa loob nito. Isang kakaibang bagay ang gumagalaw. Si Sam ay nakakita ng maraming mga itlog sa damuhan. Ang sandali na inaabot niya upang hawakan sila, ang kanyang kamay ay nakagat ng isang hindi kilalang bagay. Ang isang malaking bilang ng mga mahilig sa isda ay handa na upang labanan. Nag-iiwan lamang ng isang nakakaawang sigaw. Si Paula sa harap ay kinain din. Nadama ni Novak na mayroong mali kaya tumalon siya sa dagat upang iligtas. Ngunit paatras pa rin siya. Ang lalaking ito ay tumitalon lamang sa dagat. Ngunit pagkatapos ay agad siyang inatake. Dalawang tao na sina Julie at Novak, dalhin ang isda na kumakain ng tao upang hanapin ang propesor. Alam nila mula sa kanya yon. Ang carnivorous na isda na ito ay napatay na higit sa 2,000,000 taon. Dahil sa lindol, pinalaya sila. Ito ang malaking sakuna para sa sangkatauhan. Mabilis nilang lumikas ang mga turista sa tabi ng lawa. Hindi mapigilan ni Julie na tanungin si Jake, upang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, siya ay isang bastard, na madalas naman ligaw sa mga batang babae sa tabi ng lawa, kasunod ng pagpapakilala ng babae. Iyon ay tulad ng malaman ng isang direktor. Gumamit siya ng $5, upang makakontrata sa kanyang batang kapatid na lalaki at babae, upang pumunta shoot sa kanya. Masaya silang naglaro. Muling sinabi ni Julie kay Jake, hindi pumunta sa lawa. Tiyak, nagsinungaling siya na hindi siya pupunta rito. Sa tamang oras na ito, ang babae sa float ay wala kahit saan. Hindi alam ng mga tao ang papalapit na panganib. Ang iba ay naglalaro ng mas mapanganib. Sa hiyawan ng babae, namatay siya kaagad. Hindi sinasadyang natagpuan ni Jake ang kanyang kapatid. Pagkaalis ni Jake, ang dalawang bata ay nagmula sa lawa. Hindi inaasahan, nang bumalik sila, ang maliit na bangka ay tinatangay ng hangin. Nais niyang humingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, natapakan niya ang isang piraso ng baso. Amoy ng dugo ang carnivorous na isda at agad na lumangoy papunta sa kanya. Nakakuha ng pampang kaya't nakatakas siya mula sa pag-atake ng isda na kumakain ng tao. Sa kabutihang palad, natagpuan nila si Jake. Iniligtas niya sila sa bangka sa sandaling ito. Hindi malayo ang layo, ang bangka ay nakuha sa damong dagat. Upang hindi na mahuli sa damong dagat, tumakbo ang direktor at bumagsak sa isang bato. Hindi ito umuulan ngunit bumubuhos. Ang mga tao sa labas ng bangka ay nahulog sa tubig. Naging pagkain ng mga isda. Sa oras na naisave, ang director ay dumudugo na. Nakulong pa rin si Kelly sa bangka. Ang mga tao sa lawa ay hindi nakinig sa payo ni Fallon. Sa oras na ito, tumalon pa sila sa lawa upang magprotesta. Hindi alam ng mga tao yan. Isang malaking bilang ng mga carnivora na isda ang paparating sa kanila. Ang mga tao sa tabi ng lawa ay nagsasaya. Dali-dali itong pinahinto ni Julie. Ang mga karnabal na isda ay dumating sa mga kawen. Hinayla ang babae sa tubig. Kaagad, ang dugo ay tinina ng pula ang lawa. Naging magulo ang eksena. Ang mga nakaligtas ay nagmamadaling umakyat sa entablado. Ngunit ang entablado ay hindi makaya ang bigat kaya't napakabilis na natamba. Ang mga tao ay nahulog sa tubig. Oh my God! OMG! Natakot ako nito hanggang sa mamatay. Yan ay the scary scene. Nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng 1,900 liters ng dugo. Ang mga makakatiis ay makakakita ng orihinal na pelikula. Upang patayin ang mga isda, matapang na natuloy si Fallon. Kinuha ang motor na hugis ng propeller. At gupitin ang carnivorous na isda. Ngunit siya ay inatake din ng mga ito. Pagkatapos ay natamba at hindi makabangon. Sa wakas, hindi na ito maitago ni Jake, kaya humingi siya ng tulong kay Julie. Ano? Kung babalik ka, tiyak na babasagin ko ang mga sampin mong binti. Ngunit sila ang kanyang mga anak, kailangan niyang puntahan at iligtas sila. Dahil sa hinarangga ng isang bato,
Maaari lamang nilang atali ang isang lubid. At sa pamamagitan ng lubid upang gumapang sa kabilang panig. Ang bigat ng apat na tao ay hinayla pababa ng lubid. Nakatitig sa kanila ang mga karnabong isda at tumalon. Upang kagatin ang babae, mabilis na nahulog ang babae sa tubig. Ang tatlong tao, parang okay lang. Sapagkat nagsisave kay Kelly, sinasamantala habang naging biktima ang director. Si Jake mismo ang nagtali ng lubid. Pagkatapos ay pumasok sa loob ng barko, at binuksan ang gas tank. Simula nang magbilang, sinindihan niya ang tangke ng gas, kasabay ng pagsabog. Ligtas na nailigtas ang dalawa. Tumawag ang propesor, at sinabi kay Julie yon. She only met the baby carnivorous fish. Ang mukha ni Novak ay puno ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, inatake siya ng isang isda na kumakain ng tao na dalawang beses na mas malaki. Ang isang wala pa sa gulang na carnivora na isda ay napakalakas na nito. Pagkatapos maging isang may sapat na gulang, maaari mong pag-isipan ito. Sabihin sa iyo ang isang lihim. Talaga, ito ang hindi pagulang na isda. Nais mo bang mag-alaga ng isa? Kung isang araw, nakikita mo talaga ang isang kumakain na isda. Pinapayuhan ko na dapat kang lumayo dito. Kahit na ito ay isang buhaya na palaging nagngangalit sa tubig. Matatakot pa rin ito kapag nakaharap sa carnivorous na isda. Sundan mo ako. Dadalhin kita upang manood ng maraming pelikula.